Grabing effort ang pinakita ng Korea. Kamuntikan pang matalo ang Australia. Tinambakan sa first half. Hindi makapaniwala si Coach Brian Gorgian. Australia kontra sa Korea para sa unang game ng FIBA Asian Qualifiers ngayong taon. Nangunguna nga sa power rankings ang Australia sa kompetisyon na ito. Habang ang Korea naman nga ay panglima. Mataas lang ng isang puntos ang Gilas na pang-apat. Pero bago tayo magpatuloy sa ating video, ay gusto ko lang ipalam sa inyo na may mibigay tayo ng 200 pesos sa GCash sa mga lucky winners na magre-register sa 1xBet gamit ang link sa ating comment section sa ibaba kung saan pwede kang magkaroon ng 6,000 pesos na bonus sa unang mong deposit at pwede ka ring tumaya dito at manalo ng malaki sa mga paborito mong teams mapa-NBA man yan o PBA. Kaya ano pang inihintay mo, mag-register na gamit ang link na nakapin sa comment section at huwag din kalimutang gamitin ang ating promo code na 1xKMTV. Sa simula ng first quarter ay palitan nga kagad ng basket ang dalawang kupunan. Ganda nga ng simula nitong young player ng mga OC na si Armstrong sa kanyang early 5 points. Ganda naman ang pinapakita ng Korea defensively, forcing turnovers sa mga ball handlers ng home team. Despite sa struggle ng naturalized import ng Korea na si Ratcliffe, aka Raguna sa opensa, step up ang mga locals ng Korea. Natapos ang first quarter na may isang puntos na kalamangan ng Korea sa score na 15-14. Sa second quarter ng laro ay nakabasket agad itong veteran big ng Korea na si Kim Jung-kyu. Good start offensively para sa mga Korean sa kanilang 11-2 start. Umabot na nga sa double digit ang kanilang kalamangan sa pangunguna ni na Kim Jung-kyu at Lee Jung-yeon. Tumuloy-tuloy nga ang hot shooting ng mga Koreano late in the quarter. Lagi ding nato-turnover ang Australia, though nagkakaroon naman nga ng mga small runs sa mga OC, pero hindi nga nila ito ma-maintain dahil hindi sila nakakahanap ng stop defensively. Unti-unti na din nga nagpaparamdam sa offense si Ratcliffe. Under 2 minutes ay nagkaroon ulit ng run ng Australia na pinangunahan ng kanilang center power forward na si Nick Kay. Kaya baba sa 4 ang lamang ng Korea after ng first half sa score na 40-36. Sa third quarter ng laro ay naging mabagal nga ang simula ng dalawang kupunan offensively sa first few minutes. Under 8 minutes ay bigla ulit umarangkada ang opensa ng mga Koreano sa kanilang 7 unanswered points. Pero bigla nga kaagad nagkaroon ng counter run ng Australia na pinangunahan naman ni Mitchell Macaron. Frustrated naman itong si Coach Brian sa naging tawag ng referee. Pamatay sunog naman itong naging 3 na Byun Jun Yong. Palitan na nga ulit ng basket ang dalawang kupunan late in the quarter. Nahype na nga itong buong bench ng Korea sa naging block ni Song Kyu Chang sa mga huling segundo ng quarter. Natapos ang third quarter sa score na 57-53. 4-point lead para sa mga Koreano. Sa fourth quarter ng laro ay kontrolado pa rin nga ng Korea ang laro sa mga unang minuto ng quarter. Pero bigla nga nagkaroon ng run ng Australia kung saan pansamantala nilang nakuha ang kalamangan. Hype na nga itong si Bannon after ng kanyang 200 slam. Naging maganda nga ang outside shooting ng Boomer sa quarter na ito kung saan umabot na nga sa double digit ang kalamangan ng Australia na pinangunahan ni Vasiljevic na mainit sa 3. Sa huli nga hindi na nakahabol pa ang mga Koreano. Panalo nga sa game na ito ang Australia.